alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan. Lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya. Gaya ng mga health and wellness na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-a-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-setup ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na! Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya
O, pilit na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok Online Franchise Operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok Online Franchise Operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok Online Franchise Operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan! Promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Okay, nandito po tayo ngayon para sabi ko nga sa inyo, ma-present po sa inyo yung napakagandang business na pwede nyo magawa at pwede natin mapagtulong-tulungan sa panahong ito. Alright? So, while naka-pandemic po tayo, while na ganito nangyari sa atin, dapat meron tayong pagkaabalahan para at least meron tayo, maging productive po tayo. Alright? So, alam naman natin na hanggang ngayon may COVID pa rin, mag-iisang taon na po. February na, mag-iisang taon na po at pandemic pa din tayo. Siguro sanay na kayong nakukuha na ng temperature, tama ba? Sanay na rin po kayong na sa swab test. Sanay na rin kayo minsan pumipila, correct? At sanay na rin kayo mag-show sa social distancing. Siguro sanay na rin kayong kumain ng magkahiwalay na sa table o kaya may tarapal sa kainan, di ba? Anyway, sanay na tayo dyan kasi hindi lang tayo nakakaranas yan, kundi buong mundo. Correct? Yes, buong mundo po yan. At buong mundo affected po nung pandemic na to. At hanggang ngayon, marami pa rin po ang mga negosyong nagsasara, mga negosyong magsasara pa, at negosyong sarado na. Take note, marami pong nagsasara, okay, sarado na, at magsasara pa. At marami pong nawalan ng trabaho, mawawalan ng trabaho, at kasalukuyang nawawalan ng trabaho. At hindi lang po dito yan, sa buong mundo. At ang greatly naapektuhan po, mga kaibigan, itong mga daily wage earner nating mga kababayan at kakilala, minsan kaanak pa natin. At siyempre, since daily wage earner, wala na silang papasada, walang tao sa kalsada, kaya nga walang kita. Kaya humingi sila ng ayuda. Even karamihan sa mga Pilipino, nung nag-lockdown, humingi po ng ayuda sa gobyerno. Correct? Now, yung iba po niyan, nagpalit na po sila ng profession. Okay? Yung iba, okay, nag-iba na ng minamaneho. Alright, anyway, normal yan at mag-iisang taon na yan. Mga kapatid, marami pong nalugi at humina na negosyo sa panahong ito. Correct? Isa po sa mga greatly affected is yung mga kaibigan nating mga OFWs, kakilala nating mga OFWs, kaanak nating OFWs, or parents nating OFWs. Correct? Now, or kapatid mong OFW. Sila po yung unsung heroes na sinasabi natin na kung saan malaki po yung nakocontribute nila sa ating ekonomiya. Tama ba? Yes, at sila po ay greatly affected nito. Siyempre, nung umalis sila sa bansa, dala yung pangarap, tama? At pag-uwi nila, dapat mabuo yung mga pangarap na yun. Pero ang nangyari, pinutol po ng pandemic na kung saan yung iba, hindi pa nakakabawi sa placement fee nila, kailangan nila lang umuwi kasi sarado na yung kumpanya. At take note, marami pa pong magsasarang kumpanya. At sa for your information, ladies and gentlemen, kaya ko po alam ito kasi pabalik-balik po ako ng ibang bansa dahil sa nature ng trabaho ko. At na-witness ko po yan, magkaiba po yung nangyari at nangyayari noong walang pandemic sa nangyayari ngayon. Lalo na yung mga umuuwing OFW. Dati po nung walang pandemic, ang mga umuuwing OFW napakasaya. Tama ba? Yes, ang saya-saya ng mga yan. Okay? Dala-dala yung mga pasalubong, excited umuwi, makakasama na kasi nila yung kanilang mga mahal sa buhay at excited silang ibigay yung mga pasalubong nila. Ngayon, magkaiba. Dati, nung umuuwi yung mga Pilipino na OFWs, ang saya-saya nila,
At kapag nag-announce na yung eroplano at yung captain, sabi niya, "Ladies and gentlemen, mga kababayan, tayo po ay papasok na sa Philippine Area of Responsibility o nasasakop na tayo ng Pilipinas." Nako, lahat po yan ang saya-saya. Lahat po yan may ngiti sa mukha. Lalo na kapag nag-landing na. Kapag nag-landing na po ang eroplano, kapatid, palakpakan pa sila. Woo, sumisigaw pa. Na-witness ko yan talaga. Okay? Now, nakakatuwang tingnan kasi nga, dala nila yung pag-asa. Dala nila magandang buhay o magandang pag-asa sa kanilang mga pamilya. Pero lately, iba po ang nangyari. Lately, yung mga umuwi, malungkot. In fact, even po yung mga OFW na talagang matagal-tagal na sa ibang bansa, nung umuwi sila, malungkot sila. Kasi, siyempre, baka hindi pa sapat yung kanilang naipon or, okay, yung dala nilang pasalubong, huling pasalubong na yon sa pagiging OFW nila. Bakit? Kasi po, nawala na sila ng trabaho. Ganun po yung atmosphere sa aeroplano. Okay? Nung nag-announce po yung captain ng aeroplano, sabi niya, "Mga kababayan, welcome sa Philippines." Wala man lang. Wala man lang kumibo. Lahat malungkot. Kasi alam nila, wala na silang babalik ang trabaho. Take note, hindi lang yung mga yan, marami pa pong mga companies ang magsasara at kasalukuyang nagsasara sa ibang bansa. Hindi lang po kasi tayong naapektuhan yan. Buong mundo po, kaya pandemic. So marami po ang nawalan ng trabaho, marami ang nalugi, marami nagsara at magsasara pa. In fact, sa Pilipinas, mga 7 to 10 million Pilipinos ang mawawalan ng trabaho. Totoo yan. Okay? So, ang dami ngayon ang hikahos. Okay? So, marami po ang mga humina at take note, marami po ang lumakas na negosyo sa gitna ng pandemya. May mga ilang mga negosyo. Ito po yung mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Tama ba? Yes, kinalaman sa pagkain. Negosyo, may kinalaman sa pagkain. Kapatid, ito po yung lumakas. Lalo na yung mga nagdi-distribute na mga to. Ito po. Siguro naman, nakapila ka dyan. Minsan, di ba? Nung panahon ng pandemic, nung lockdown, pumila ka dyan. At na-experience mo rin siguro yung maubusan at wala ka ng mabilhan at mabili. Tama? At nakapila ka pa rin. So, ladies and gentlemen, in spite of the fact na humina ang mga negosyo, sila naman lumakas. Kasi about food, distribution of food. Yan ang magandang negosyo. Magandang pasukan. Tama? Now, ano pa? Ang negosyong about health. Anything to do, okay, with health, ano, immune system booster, lumakas po yan. Ultimo vitamin C na nakaka-acidic, nako, nabenta yan. Ultimo saging na sinabi nila, na joke lang pala, saging, nakakatanggal daw ng ano, nakakalaban daw sa COVID, nako. Okay, yung saging, nako, ang daming ano yan, tumaas pa yung presyo, di ba? Anything to do with health. Siyempre, yung mga gamot o synthetic medicine. At yung mga nagdi-distribute nito, ito po ang mga lumakas na negosyo. Tama? So yung may mga negosyong ganyan, nako, halos maubos lahat ang kanilang mga produkto. Take note, ito lang ha, hindi lang pala gamot ang binibenta sa mga drugstore na to. Pati po pala yung mga pagkain, meron na silang pagkain, mga bread, di ba? Mga personal things na kailangan mo. Eh? Correct? Gatas, diaper, lahat ng kailangan mo, nandyan na rin. Kaya nga, lalo din silang lumakas. Kasi, hindi lang po mga gamot ang nandyan. So, pinipilahan din po yan. Lalo na kapag gamot ay laging bago. Di ba? Anyway, ladies and gentlemen, this is a normal, ano, normal na nakikita natin na kung saan makikita mo. No? Pero pag ikaw ay negosyante, mapapansin mo to. Wow, ang lakas nila. Sana nag-invest na ako dati sa drugstore. Tama? So anyway, ano pa yung lumakas na negosyo sa panahon ng pandemic? Ito po, delivery service. Pag-usapan po natin ang delivery service, mga kapatid, ito po yung negosyo na nakikita nyo ngayon na namamayagpag sa bansa natin. At hindi lang dito sa bansa natin, sa ibang bansa pa na mauunlad. Take note ha, sa mga bansang mauunlad, ang lakas po ng delivery service. Kasi yung mga bagay na ginagawa nila before, dahil busy sila, hindi na nila kayang gawin. At inaasa nila sa mga delivery service. Totoo yan. Totoo po yan. Okay? At take note, ano? Yung delivery service, lalong lumakas, lalo na nung panahon ng pandemic. Kasi bakit? Kasi hindi aabot yung produkto sa mga kliyente kundi dahil sa kanila. Tama?
Oo, at ang dumami ngayon ang mga nag-o-online business, kung ano-ano na lang mga binibenta, tama? Kung ano-ano lang binibenta online. At siyempre, para umabot sa kliyente nila yon, kailangan nila ng delivery service. Kaya nga itong negosyo na to, okay, nakikita nyo, ano? Nakikita nyo yung negosyo na to, napakagandang pasukin ng negosyo na to. Totoo yan. At take note, ha? Nasasanay ng mga Pilipino magpa-deliver. Di ba? In fact, mawala man po ang COVID, ang negosyong ito hindi mawawala. Di ba? Di ba may mga negosyong parang pub lang, ibig sabihin kung kailan lang siya sikat, doon lang siya, tapos mawawala ng sikat. Hindi mawawala ng kasikatan to. Mamamayagpag po ito, lalo na ang Pilipinas, paunlad na po ng paunlad ang Pilipinas. Tama? Nakikita niyo yung mga binibuild na mga, no? Build, tsaka yung mga infrastructure ngayon na nakakadiretso na yung, ano, hindi nadadaan sa Metro Manila yung mga sasakyan, diretso na ng north to south. Nakikita niyo yan? Nako, pag nangyari yan, bibilis lalo ang commerce sa atin o komersyo. Alright? So, ladies and gentlemen, itong mga delivery service, ito po ay nako. Hanggang sa, imagine mo na lang, ha? Hanggang sa New Year, kay Christmas, hindi na kami nagluto ng handa namin. Nagpa-deliver na lang kami. Totoo yan. At siguro kayo na-experience nyo rin yan. At kung minsan, di ba, midnight snacks, you're craving for something, ako, ipapa-deliver mo na yan. Tama ba? Yes, papa-deliver na lang yan. Mga kapatid, ito yung amazing na negosyo, delivery service. Alright? So, halos lahat kasi pinapa-deliver na. Pagkain, ipapa-deliver yan. Tama? Yes, grocery, ako, ipapa-deliver yan. Mga bibili mo sa palengke, ipapa-deliver na lang yan. Hindi mo na kailangan gawin yan. At yung mga paborito mong restaurant, sabi ko nga kanina, pagkakain ka ngayon sa restaurant, ang pangit. Bakit pangit? Kasi magkasama kayo sa bahay, pagdating sa restaurant, paghihiwalayin kayo. Lalagay kayo ng tarpal. Di ba? Ang pangit. So, might as well, pa-deliver mo na lang yan sa bahay, may enjoy nyo pa yung pagkain. Pati yung paborito mong kape. Okay? Paborito mong kape, nako, pinapa-deliver na din dyan ngayon. Okay, kapatid. Ito po yung mga iba pang pinapa-deliver natin. Sapatos, di ba? Mga gadget. Anything. Nako, mga dokumento. At even mga halaman. Halamanan, mga plantitos and plantitas, ginawa ng negosyong halaman, pati halaman ngayon, dinideliver na. Tama hindi? Tama. Ladies and gentlemen, sabi ko nga, lahat ngayon pinapadeliver na, kaya yung demand po sa negosyong ito, palaki ng palaki ng palaki ang demand. Kasi yung mga tao, okay, kailangan talaga ang serbisyo nila. Okay? Kasi kahit ano, pinapadeliver na. Okay, kung pwede nga lang ipa-deliver yung girlfriend o kaya boyfriend, di ba? O kaya yung asawa, ipa-deliver na yan eh, di ba? Pero hindi eh. Okay, anyway, ladies and gentlemen, joke lang po yun. So, lahat halos po nakikita naman natin na talagang dumadaan na, pinapa-deliver na. Alright? So, anyway, ito po yung delivery service ang kailangan natin sa panahong ito at ito'y napapanahong negosyo. At ito po yung kasalukuyang number one at magiging number one pa din. Okay? Tatagal po ito, mamamayagpag po talaga ito kasi the more na nagagamit natin ito, the more na kailanganin natin, the more na talagang lalakas ang negosyo na ito. Tama? Yes. So, now, ang tanong is this, maganda pala ang negosyo ganyan, maganda pasukin yan, maganda naman ba ang kitaan dyan? Yun ang tanong. Maganda ba ang kitaan sa negosyong delivery service? Okay? So, ang sagot sa katanungan po, kung maganda ba ang kitaan dyan, ay nako, pwede po palang kumita ang traditional na delivery service operator ng 1.8 million pesos per month or 60,000 pesos per day. So paano po yan nag-come up? Kasi po, ang traditional delivery service operator ay kumikita po ng 20%. Take note ha, kumikita po ng 20% ang mga traditional owners ng delivery service. Okay? So, paano po nag-come up yan? Kunyari, meron na silang 100 na riders. Okay, 100 riders. I-multiply natin yan ng 150 delivery fee transactions. So, regular transactions po yan. So, multiply po natin yan ng 20 deliveries per day. Ibig sabihin, yung 100 riders, nakaka-20 deliveries na lang sila per day. Okay? So, i-multiply yan ng 20%. Yan po, 60,000. Pwede? Yes, pwedeng-pwede. Na imagine mo, negosyong kikita ka ang kailangan mong gugulin o gastusin para sa software development pa lang.
Okay? Software development pa lang yan. Yun yung sistema na gagamitin mo. At, siyempre, may maintenance pa po ang system na yan. Kasi po, parang cellphone yan. Pagbili mo ng cellphone ngayon na napakamahal na may 50,000 to 60,000, after a month, may bago na naman yan. Dinagtagan lang yung camera. Ganun talaga, nag-a-update, nag-a-upgrade. Tama? Yes, dati uso isa camera. Ngayon, apat, limang camera na ang uso. So, nag-a-upgrade dapat. At not to mention, yung opisina na nare-rentahan mo, yung mga i-hire mong mga empleyado na mga expert pagdating dito. At siyempre, of course, yung mga business permit na kakailanganin mo. Yan po ang dahilan kung bakit ko konti lang ang mga nagtatayo niyan. Kasi ang hirap niyang i-set up. Okay? May hirap siyang i-set up talaga. So, kailangan mo ng enough funds, enough na money, enough na backup, at mga expert na mga empleyado. Okay? Yan po ang kailangan mo. Pero siyempre, sa kitaan at kitaan, napakaganda po niyan. Alright? So, now, wala kang millions pero gusto mong magkaroon ng ganitong kagandang negosyo. Tama ba? Wala kang millions pero gusto mong magkaroon ng ganito kagandang negosyo. Tama? Yes, kung gusto mo ng ganito kagandang negosyo pero wala kang millions, may good news ako sa iyo. Okay? Aarangkada na po ang bagong bago, okay? At mainit-init na delivery service. Ladies and gentlemen, di mo kailangan mag-spend ng millions dito. Ang spend mo lang is 288,888. All in na yan. Kaya magdiwang ka na. Pwede ka nang, okay, makasali. Okay? Pwede ka nang makasali sa ganitong larangan ng pagbibusiness. Ang delivery service business na to. Alright? Pwede na? 288,000 lang. All in na yan. Lahat ng mga diniscuss natin kanina, nandyan na. Ready to use na siya. Okay? So, introducing TokTok. Ang pangalan po ng company is TokTok. Kumakatok sa inyong pintuan ang TokTok. Kaya naman TokTok, hango po ito sa isang tricycle or motor na binabiyahe sa bansang Thailand. Okay? So, kaya TokTok, may recall na. Kaya TokTok, kumakatok. Oh, di ba? Anyway, ito po yung pinakabago, pinakaunang online franchise operator delivery service sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, baka pati sa buong mundo. Okay? Ito po yung pinakabago at pinakauna, mainit-init pa na online franchise delivery service. Okay? Welcome, ladies and gentlemen. At ito po yung ating brand ambassador, si Alden Richards and si Main Mendoza. Okay? So, sigurado ko kilalang-kilala niyo po mga yan. Tama? Kung Pilipino, kakilala mo sila. Pag di ka Pilipino, baka kilala mo pa rin sila kasi ganun sila kasikat. Kaya yun ang kinawa nating brand ambassador ng TokTok. Okay? So, alamin naman natin kung sino po yung may-ari nito. Ang mga may-ari po nito, walang iba kundi sina Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Okay, mga kapatid, sila po yung mga batang-bata, ano, batang-batang negosyante, tawag sa kanila mga business magnates na kung saan anuman ang itayo nila, pumapatok. Kaya ito, papatok ito kasi pangalan pa lang, patok na, tok-tok, di ba? Okay, sila po yung mga multi-awarded na mga negosyante, batang-batang negosyante, multi-awarded po sila. Grabe, ang galing po nung kanilang naisip. At ang gusto po talaga ng mga to, okay, makinabang ang mga Pilipino. Okay, paano ba niya makikinabang Pilipino? Kasi naisip nila na ngayon, busy na ang mga Pilipino. Kaya kung meron kang negosyo, meron kang ipapadala sa mga kaibigan mo, sa mga kliyente mo, habang kailangan mo lang gawin, okay, mag-book ka sa TokTok app. At mano-notify yung rider. Pupuntahan ka ng rider, kukunin ng rider, papadala mo, at wala, idiretso niya dun sa kliyente mo o dun sa magre-receive nung padala mo. Ganyan sa kasimple. Ganyan po nag-work ang TokTok. Now, ang aim po ng TokTok, ang mission and vision ng TokTok is mag-provide ng high-quality delivery service sa mga Pilipino. Kasi nga, okay, nagbabago na yung mundo ngayon, nagbabago na yung buhay natin, mga Pilipino, bumibilis na, kaya nga kailangan na natin ang negosyong ito, ang ganitong servisyo. Okay, ang vision ng company, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa. Mag-e-expand pa tayo. Alright! So, yan ang mission and vision ng TokTok Company. Okay? Okay, anyway, instead of shedding out millions, instead of shedding out, nako, grabe, 288,888. Bakit? Kasi, good news, ladies and gentlemen,
Hindi na po 288,888 for now. Limited time offer, special promo, 58,888. All in na. Ang all in, ibig sabihin, ito po yung makukuha mo. Okay, meron kang personal delivery link and referral code na pwede kang kumita. Okay, meron kang operator's portal na kung saan online po ito. Okay, online-based po siya na negosyo. So, pwede mo siyang gawin maski nasa bahay ka lang or nasaan ka man. Okay, so full technical support and online franchise operator training ibibigay din po sa'yo, okay, para makabisado mo negosyo mo. And of course, meron kang customer assistance hotline, okay, na matatawagan. Customer assistance. So, open po yan Monday to Friday, Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. At ayan po ang landline nila. So, ladies and gentlemen, wait, there's more. Okay, hindi mo na kailangan maglabas ng 288,000 or 58,000. Now, special offer po namin sa inyo, promo po namin, okay, 16,888 lang po, okay, may makakabili ka na ng package ng TokTok, okay, yung diniscuss kong package kanina, all in na yon sa halagang 16,888. Again, sa halagang 16,888, hindi lang po TokTok na delivery service ang makukuha mo na package, pati pa po itong mga negosyong ito na kasama po, okay, itong Showmaking, Copper Mask, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Ion, Potato King, Shopaw the King, Noodle House, and Burger Factory. Ladies and gentlemen, hindi lang po isa pala. Take note, okay? Bonus po ito, special holiday promo, okay? Supposed to be tok-tok lang. Pero take note, may delivery service ka na, may i-deliver ka pa. Parang ganito, hindi lang siya pang ano, hindi lang siya pang bara, may pang patid uhaw pa, para gano'n, di ba? Hindi lang siya ma... May hindi siya pantulak, may itutulak pa. O, oh, di ba? Galing, ano? Galing ng business. All in one po. All in ang ating negosyo. So, well, grab the opportunity na habang nandyan pa yan. Sa susunod kasi, baka tumaas na po ito. Okay? Tumaas na siya na kung saan, baka, okay, hindi na yung 16,888. Baka maging 19,000 na yan or 20,000 or 58,000 na siya. Babalik na po siya sa original niya na price po na 288,000. Pero mangyari po yan soon. Kaya grab the opportunity habang promo pa po. Kasi, okay, meron pa tayong holiday spirit. Kaya binibigay pa po ng company yung mga yan. Alright, so anyway, 16,888. Grab nyo na po yung opportunity habang mura pa. Okay? Kasi lahat ng franchising tumataas. Okay? Lahat po ng franchising tumataas. Lalo na habang sumisikat po yan. Okay, normal po yon. Dati, di ba? Yung mga food chain, walang namamansin dyan. Pero ngayon, ang dami ng mga sikat na food chain at 35 million na po ang bawat isa. Nako, pagdating ng araw, ganyan po pwede mangyari. Alright, anyway, ladies and gentlemen, kapag po bumili ka ng package, okay, meron ka pong tatlong paraan para kumita ka sa TokTok. Sa TokTok pa lang, ha, may tatlong paraan ka na. Pwede kang kumita ng 3%, okay, 7% or 80%. Mamili ka lang po kung alin ang gusto mo. Or pwede mo silang gawin lahat. Okay? Pwede kang kumita ng percent sa pamamagitan ng pagiging TokTok online franchisee. Okay? Ito yung ibig sabihin, ito yung sinishare-share mo lang siya, yung delivery link mo. Okay? Ang 7% naman ay pagiging TokTok operator. Ito po, ina-apply po ito. Kailangan mong applyan ito. Hindi po siya automatic. Okay? So pagiging TokTok operator, dito po kayo mag-hire ng mga riders po ninyo. Okay? Sa pagiging riders naman, ang kikitain mo is 80%. So, pwede ka palang maging online franchisee, TokTok operator, at TokTok rider. Pwede po yon, okay? Sa halagang 16,888 po lamang. Okay? Pag-usapan po natin yan. Okay. Now, anyway, kapag nakabili ka na ng package na 16,888, at kapag ikaw na-encode na ng iyong sponsor, magkakaroon po kayo ng ID o franchise ID na tawag. Okay? So, magkakaroon po kayo, i-assign po sa inyo yan. So, unique po yan sa inyo. At kung minsan, hindi lang siya numbers, kundi combination of numbers and letters or alphanumeric na tawag nila. Okay? Kapag ikaw na-encode na, congratulations, ang gawin mo lang, you post, we deliver, you earn. Ano ipopost mo? Of course, ipopost mo yung delivery link mo. Okay? Pwede ka po kumita ng 3% lifetime. Okay, kapag ginamit nila yung personal delivery link. Bakit personal? Kasi nakapangalan po sa iyan. At of course, pwede ka rin kumita ng 3% sa pamamagitan ng referral code. So every time magpabook sila,
Okay? At magpa-deliver, congratulations, may 3% ka. Ano man ginagawa mo, natutulog ka man, naliligo ka man, okay? Pwede, kikita ka ng 3%. Basta may nagpapa-deliver. Alright? Now, paano po gumawa ng delivery link? Napakasimple po. Sundan nyo lang po yung pattern na to. https://toktok.ph/delivery/ yung iyong ID number o franchise ID number. Pwedeng numbers lang or combination ng letters and numbers. Or kung hindi yan na ubra, itry mo itong www.toktok.ph/delivery/your ID number. Okay? Ito lang po kasimple. Now, paano malalaman na tama yung ginawa mo? All you have to do is i-click mo lang po yung ginawa mo na to. Pag kinlik mo yung ginawa mo na to, papasok po dyan sa portal mo o yung sa delivery link mo. Okay? Sa delivery link mo, papasok yan at nakapangalan yan sa'yo. Pag nabasa mo pangalan mo doon, like for example, welcome to Rene Aison's delivery link. Pwede. Okay? Ikaw yun. At tama yung ginawa mo pag ganun. Pag hindi mo nakita pangalan mo sa link na yan, baka mali yung number na nilagay mo. Okay? So, now, kapag kinlik nila yung link na yan at magpabook sila, congratulations, at naging successful yung kanilang deliveries, okay, 3% ka sa delivery fee. Wow! Pwede na, di ba? Lifetime. Anywhere ka, maski nasaan ka, okay, kikita po kayo ng 3%. Okay? Sa paano pakikita ng 3%? Sa referral code. Paano naman ang referral code? Ganito gawin mo. May kakilala kang online seller, may kakilala kang onliner, di ba? Online sellers or onliners, ano man tawag dyan, o mga negosyante, meron silang mga pinapadala, okay, sa mga kliyente nila. Meron silang produkto na pinapadala, pagkain, restaurant, pwede. Tawagan mo sila, ganito. Sabihin mo, hello friend, nako, gusto kitang tulungan at suportahan sa iyong negosyo. Alam ko, nag-online business ka. Okay? Now, ito introduce ko sa iyo, isa to sa mga pinakamurang delivery service ngayon sa Pilipinas. Okay? Makakatulong to sa'yo. Makakatipid ka ng malaki. Okay? I-download mo lang yung app na to, yung app ng TokTok, at i-fill upan mo lang yan at ilagay mo lang yung referral code para umandar yan. At kapag ginawa yun, kapatid, every time gamitin niya at magpa-deliver siya sa app na to, ay may 3% ka. Pwede? Pwede! Yes, pwede. 3%, di ba? Malaki po yan. Sa totoo lang, 3%. Actually, malaki yan. Nakala ng iba, napakaliit ng 3%. Malaki po ang 3%. In fact, pwede kang kumita ng mga 27,000 pesos per month. Okay? 27,000 pesos per month. Paano kakikita niyan? Kunyari, meron ka nalang 200 booking per day. Okay? Kasi kinalat mo yun sa mga kakilala mo. Ano? So, yung kakilala mong onliner, kung minsan, nakaka... Ano yan? Mga ilan yan? Araw-araw sa dami ng mga nabebenta nila, di ba? May mga 20, 30, okay? Maliit pa yon. Pag malakihan na yan, baka yung 200 booking per day sa isang negosyante lang yan na mga online seller. Totoo po yon, okay? So, yung 200 bookings per day, multiply ng 150 delivery fee, okay? So, multiply mo ng 30 days, multiply mo ng 3%, 27,000 yun. Oo, 27,000 po. Now, eh kung sabi naman, eh sobrang laki naman yan, hypothetical naman yan, kasi nilaki mo, dinamihan mo yung booking. O sige, kalahati na lang yan ang mangyari. Pwede? Yes, makakatulong ba sa'yo? Yes. Kalahati na lang po ng sinasabi namin. Kalahati na lang 27%, ay 27,000 per month, additional income, kalahati na lang. O, o sige, patulan na kita na nag-nega, okay. Half na lang kanina, di ba? One fourth na lang, o. 6,750. Pwede na? Additional income? Yes. Nasa bahay ka lang. Senior mo lang naman. You post, we deliver, you earn. See? Napakasimple, di ba? Additional income, pwede pambayad ng utang. Baka may utang ka, pambayad mo ng utang. O pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng internet. Nako, nag-internet ka, sayang naman. Facebook ka na Facebook, pero hindi ka kumikita. Dito, i-share mo na sa Facebook yung negosyo mo. Kikita ka pa. Tama? Yes. Ladies and gentlemen, paano naman maging online franchise operator? Dito naman, kikita po kayo dito 7% at kailangan nyo mag-hire ng riders. So kanina, automatic siya, di ba? Automatic siya na online franchise ka na. Okay, share mo lang yung shop link mo, okay, or delivery link mo. Okay, share mo lang, kikita ka na.
Okay? So, paano naman maging tok-tok operator? Madali lang po. Okay? Mag-apply lang po kayo at ina-apply po yan. Pag nakapag-apply na kayo at naging tok-tok operator na kayo, congratulations, you post, we deliver, you earn. Ganun po kasimple. At pwede yung kumita ng at least 60,000 pesos maski nasa bahay ka lang. Alright? At maski hindi kayo nagkita-kita ng inyong mga riders, pwede po, pwede kang kumita. Maski hindi kayo nagkikita-kita. Okay? Ayan. So, paano ba yan? So, siyempre, kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan yung applyan ang pagiging operator. All you have to do is go to our website, i-click nyo po yung become a TokTok operator. Okay? Step 3, ano? I-sign up mo lang po yan. Okay? Pag sinign up mo po yung registration form, okay? I-upload mo yung dapat i-upload. Wala. Okay? Attend ka na lang ng formal training natin, ng franchise training natin. Mamili ka lang po sa alas 10 ng umaga, alauna o alas 4. Formal training po natin yan. Pagkatapos po niyan, nako, congratulations, ma-approve na po kayo. At malalaman mong approve ka na kung, ladies and gentlemen, maisend na sa email mo yung username and password mo. Pag sinend na sa email mo yung username and password mo, congratulations, operator ka na. Tok-tok operator ka na. Okay, step six, operate ka na and start recruiting your riders and start to earn from home ng 7%. Okay? Ito po yung 6 easy steps sa pinaliit. Okay? Yan, nandyan pa sila, Maine Mendoza at saka si Alden Richards. So, ladies and gentlemen, kapag ikaw nakuha mo na credentials mo, punta ka lang po dun sa www.toktok.ph/operator. Dadaan po kayo dito. Lagay nyo lang po yung username and password nyo at makakapasok na po kayo sa portal nyo. Alright? At kapag nakapasok po kayo sa portal nyo, nako, madali na po ang gawin ninyo. Okay? Kailangan nyo na lang po mag-recruit ng inyong mga riders at mag-top up ng load, 5,000 pesos. Okay? Ang top up load na 5,000 pesos, ang load na yan na gagamitin mo para makabiyahe po yung mga riders mo. Kasi kung yung riders mo walang load, hindi po sila makakatanggap ng booking. Okay? So, mag-recruit ka na. Now, anong top up load? Ang kailangan mo lang, pumunta po kayo sa portal nyo, i-click nyo lang yung transactions, i-click nyo po yung top up load, ililid niya na kayo sa pagbabayad nito. Kung real time ang gusto mo, makuha yung load kaagad, ang kailangan mong gamitin, JC Wallet, okay, kung may laman, GCash, debit card and credit card. Yan po, real time po yan, papasok yung load nyo. Kung gusto mo naman, di ka nagmamadali, over the counter, pwede kang bayad sa mga banks and banks at sa mga bayad center. 24 hours naman po before mag-reflect ang top upload doon. Alright? So, siyempre, kailangan po yung top upload kasi hindi makakabiyahe yung mga riders kung wala kang top upload. Okay? Sa pang-load sa kanila. Okay? So, loadan mo sila at sila yung makakabiyahe na. Alright? So, doon po natin madedetermine, ano? Na makakabiyahe na si riders kung sila ay may load na at ang load na yon ay kukunin nila sa iyo at ang load na yan ay babayaran nila sa iyo in advance. Ibig sabihin, before mo sila loadan, bayaran muna ni riders yung load. So advance muna. So paano po magbayaran sila? Pwede kayong punta sa bahay nyo or GCash na lang. Alright, so ladies and gentlemen, magkano naman kinikita ng isang operator? Kinikita ng isang operator, ito pa yung formula. Yung 5,000 na niload niya, okay, divide lang ng 20%, i-multiply ng 7%. So, lalabas po dyan, 6,750. Okay, ito po yung formula. So, sa pag-multiply po natin, at pag-divide po natin ng 5,000 divided by 20, which is 0.2, multiply by 7%, which is 0.07, 1,750 po ang lalabas dyan. At yung 1,750, okay, i-add po nila yan dun sa niload mo na 5,000. Therefore, ang marireceive mo, 6,750. So, yan po yung pinaka-formula. Advance na nilang binigay yung 7% mo. So, okay, yung kita mo, advance nang binigay sa'yo. Para naman maging pera, yung nasa load wallet mo na 6,750, yun yung iloload mo sa iyong rider. At before siya loadan, eh, pabayad mo muna. Para yung pera, iikot siya, magiging cash siya ulit. Mahawakan mo ulit yung 6,750. And then, ipaikot mo na naman, mag-load ka na naman, kikita ka na naman ng 1,750,
Ayun. And so on and so forth. Ganun po kumikita yung isang operator. Okay? So, information ng isang operator is this. Sa isang account, pwede kang makakuha ng 100 riders. So, kung gusto mo ng 200 riders, magdagdag ka ng account. Gusto mo ng 300 riders, magdagdag ka ng dalawang account. Ganyan po siya. So, ang kontrata po, being operator, ay renewal, nare-renew po yan yearly. Okay? Meron siyang renewal fee. Pero ngayon, yung renewal fee natin, waive muna siya. Okay? So, and then, meron po kayong kita, in additional dun sa 7%, meron kang kita na 3%. Okay? Sa inyong personal delivery link at referral code. And then, of course, okay, ngayon, wala pa po tayo sa Visayas and Mindanao, pero nasa major cities na po tayo ng Luzon. Dati nag-start lang po tayo ng Metro Manila. Okay? So, ang pagiging operator po, okay, kailangan mo rin po magbayad ng royalty fee pag ikaw ay operator, okay, that is 5%. Pero ang good news niyan, waive po muna yan until June 30, 2021. So, mag-start ka magbayad ng iyong royalty fee sa July na. So, ganyan po kababait ang mga may-ari. So, yung ating monthly royalty fee is 5%. Ibig sabihin, 5% ng total income mo, okay, 5% of it, yun ang royalty fee. Maliit lang po yan, sa totoo lang. Yung iba kasi 10% ang royalty fee nila. Ito, 5% lang. Imagine mo, kung may kumita ka ng 10,000, 5% of 10,000 is 500 pesos. Pag kumita ka ng 100,000 per month, ang 5% ng 100,000 is how much? 5,000 pesos. So the bigger the royalty fee, the bigger your income. Okay? Ayan. So paano naman maging Tok-Tok rider? Madali lang po. Kailangan mo lang, okay, yung operator, bigyan ka ng link o yung rider's application link. Kapag binigay niya yan sa'yo, makukuha ng operator yung rider's application link sa kanyang portal. I-click lang niya yung dashboard at sa bandang kanan, makikita niyo po yung rider's application link. Okay? I-copy lang po niya ito. Okay? I-copy lang niya. And then, ipadala po niya sa mga rider's applicant. Okay? Sa mga applicant na mga riders. Pag kinlik ng mga riders yan, congratulations, ililid po sila sa isang registration form, which is ito. Okay? At kailangan lang, importante na requirements ng isang rider is professional driver's license. Kasi po, okay, pinuhuli po yan, nasa checkpoint, ano, pag hindi professional at meron kang bag, ano, meron kang insulated bag, hinuhuli po yan. Sinisita po yan. Okay? Kaya dapat professional. And then, ORCR, ang motor, kailangan nakapangalan sa rider. Okay, kung di naman nakapangalan sa rider kasi bagong bili, ang kailangan gawin po ay okay, ipakita yung deed of sale. Okay? Or yung parang conduction sticker ng ano, motor. Okay, now, kailangan din ng latest NBI clearance. Take note, latest NBI clearance. Yan po yung mga requirements ng isang rider. So, now, okay, being an operator, kailangan mong aprubahan yung rider sa iyong portal. So, take note ha, ang operator po ang mag-a-approve sa kanyang rider. Kasi most of the time, ang rider ay kakilala mo. Okay? At siyempre, mag-submit ng application po yan sa website natin, pero mababasa mo po yan sa portal mo. At makikita mo yung mga sinabit niyang mga dokumento. I-review mo ngayon. Okay? Now, paano po magpasa ng isang rider o mag-approve ng isang rider, punta lang po kayo sa inyong portal, punta kayo sa accounts, click mo yung Tok-Tok Riders, i-click mo yung sub-menu, ayan po, ano, i-view nyo po yan, and then, i-pass nyo na po yan or i-approve nyo na po yan. Okay? Pero I advise, before nyo sa i-approve, kailangan po maka-attend muna sa technical training, Riders Technical Training. So, pag nag-attend na po yan, yan, i-approve nyo na siya at makakatanggap siya ng congratulatory text na galing po sa Tok-Tok. Okay? System po yan, ano? So, may congratulatory text nagsasabing, congratulations ka-Tok-Tok, your application as a Tok-Tok rider has been approved. Okay? So, ipapadownload na yung Tok-Tok Riders app. Okay? So, pag dinownload na yan, mag-fill up lang siya at ayun. Pag niloadan mo, pwede na siyang bumiyahe. Okay? So,
Dati, Metro Manila po tayo lang. Ngayon po, Luzon na tayo. And soon, ako, baka nationwide na tayo pag nag-announce si Boss Joe. Okay? So, ladies and gentlemen, ang kikinikita po o kikitain ng isang rider ay 80% sa delivery fee. Take note, ha? 80% po ang kinikita ng isang rider sa bawat delivery fee na ma-deliver po niya ng mga produkto or anuman yan. Okay? 80%. Ito po yung formula. Okay? 500 load divided by 20 multiplied by 80% income po ng rider yan. So, ito po yung formula. Okay? So, sa halagang 500 pesos na niload mo sa rider mo na binayaran niya in advance, okay, pag naubos niya yan, may ma-accumulate po siyang 2,000 pesos. Okay? 2,000 pesos. And then, siyempre, hindi naman buo yung 2,000 pesos. Bakit? May in advance kasi siyang 500 dun sa load na binili niya sa iyo. Tama ba? So, 1,500 ang sa kanya. Siyempre, kung yung rider mo, maliit ang pamilya, okay na yan kasi mas malaki pa yan sa daily wage ng isang o daily salary ng isang regular na employee dito sa Metro Manila. Tama ba? Yes. And now, ladies and gentlemen, kapag yan, malaki-laki pamilya, babiyahe pa yan. Diba? Babiyahe pa yan. Pero, pag hindi na, maliit lang pamilya, aba, uuwi na yan. Bukas naman. Tama? Yes. Now, dito po sa binili mong package na 16,888, meron po kayong chance kumita ng 300. Una, pagiging Tok-Tok online franchisee na pwede kang kumita ng 3% sa pamamagitan ng pag-share ng iyong personal delivery link at referral code. Okay? Pangalawa, pwede po kayong kumita ng 7% sa pamamagitan ng pagiging Tok-Tok franchise operator. Kukuha ka dito ng mga riders mo. Maximum of 100. Okay? Meron kang tao na hawakan, okay? At mangyayari po 'yan online po lahat 'yan. At pwede kang kumita ng 80% additional sa pagiging Tok-Tok rider. So, pwedeng ikaw yung nag-book, pwede ikaw yung operator, binook mo yung sarili mo at pwede ikaw yung rider. Okay, kung i-add nyo po yan, di ba? 90% po yan. Di ba? Kanina, nakwento ko po sa inyo ang pagiging traditional Tok-Tok operator. Take note, ha? Traditional Tok-Tok, traditional Tok-Tok operator. Pagiging traditional delivery service operator, siya po yung may-ari, kinikita niya 20%. Pero kagandahan po ng Tok-Tok, okay, super bait po ng mga may-ari, imagine mo kung 90% ito, ang pumapasok sa mga ari ng Tok-Tok o delivery service na to is 10% lang. 10% lang po ang pumapasok sa kanila na income. Pero tinanggap na po nila yun. Kasi dapat 20%, di ba? Kanina, 20% ang kinikita ng traditional delivery service kasi sila yung may-ari. Pero dito, yung 20% hinati nila. Okay? Yung 10% binigay pa sa tao. Tama? Binigay pa sa tao. At ngayon, dito sa Tok-Tok, may chance kang maging operator. Pero at least, kikita ka ng 80%, 7%, o 3%. So, pwede mong gawin yon. Pwede ka naman maging online franchisee lang, pwede ka maging franchise operator naman. Okay? Either of the three, pwede pong gawin po. Okay? So, ganyan po, kaganda yung ating package na Tok-Tok Delivery Service. Okay? Kaya nga po, sabi nga po nung aking kahawig na si Alden Richard, may kailangan ka bang ipapadala or may ipapadala ka ba? Ipatok-tok mo na yan. Craving for something? Nako, ipatok-tok mo na yan, kapatid. Naghahanap ka ba ng pagkakakitaan? Magtok-tok ka na. Naghahanap ka ba ng opportunity? Nako, itry mo po yung tok-tok na kumakatok sa inyong pintuan sa ngayon. Okay? I hope nagustuhan niyo po yung ating presentation. I hope nagustuhan niyo po yung ating tok-tok. Okay? And pagtulong-tulungan po natin ang negosyong ito. Napakadaling gawin. Hindi niyo po makukuha ito ng isang upuan lang sa totoo lang, pero madali po siyang intindihin. Paano po siya nag-work? Kailangan lang. Kung may kailangan ka ipadala, mag-book ka lang sa app. May darating na rider. I-pick up ni rider. Okay? Isisend na niya dun sa papadalhan mo. Ganun kasimple po ang negosyo ng Tok-Tok. Okay? At ngayon, magkaroon po tayo ng chance na mag-participate dito po sa negosyong ito sa napakaikling o napakaliit na halaga.
Okay? Sa napakaliit na halaga, pwede tayong maging part ng negosyong napakaganda. Katulad po ng TokTok. Kaya maraming maraming salamat po sa mga may-ari ng TokTok na binigyan tayo ng opportunity maging part ng negosyong ito. Okay? Bye po. Salamat.